Hello mga ka-farmers, magandang araw sa ating lahat. Nandito naman ako para i-share ko ang ating gagawin ngayon. Mag-spray tayo sa repolyo. So bago po yun ang lahat, mga ka-farmers, shout out pala kay Elmer Umboy. Yun, siya po yung idol natin to. At sa mga ka-agree natin dyan at magandang araw sa ating lahat. So ngayon mga ka-farmers, i-share ko sa inyo, mag-spray tayo sa repolyo. Yung repolyo mga ka-farmers, ipang-apat na beses natin yan sa pag-spray. So sa pag-spray ng repolyo mga ka-farmers, gumagamit tayo ng insecticide, fungicide. So apat na beses tayo mag-spray yan. So ngayon, so next week, 1 week before tayo mag-harvest ng repolyo, gagamitan natin ng ano, ng medisina. Ito yung medisina gagamitin natin ka-farmers. Yung ito pong medisina ang gagamitin natin, Aparm. Aparm emulsion. So yung Aparm mga ka-farmers, 1 week before, 3 days before natin harvestin ang repolyo. So ito ang gagamitin natin. So ang gamot na to para to sa ano, sa yuto. Alam niyo yung yuto? Ito, itong yuto. Ito yung kadalasan na dumadapo sa ating repolyo or cabbage. So gagamitan natin ng Aparm. Ito yung Aparm. So yung Aparm mga ka-farmers, sa 500 liters, ito nagprepare na tayo ng tubig ngayon. Yan, 500 liters niyan. So ang timpla nito, sa 1 bottle nito, 500cc. So sa 500 liters, lalagyan natin ng 250cc. So kalahati lang ito natin ilagay natin ka-farmers. So ngayon ka-farmers, so napakahalaga to ang paggamit sa medisina. Hindi lang tayo basta-basta gumagamit ng mga medisina, dapat natin aralan yung anong klaseng medisina ang gagamitin natin, yung pampatay sa mga insekto. So sa pagtatanim ng cabbage, apat na beses lang tayo mag-spray sa ating repolyo or cabbage. So ngayon ipakita ko na sa inyo yung maglagay tayo ng medisina. Ito si Aparm. Yan, Aparm. Ito yung pangsukat natin. Ito 100cc. Yan, 100cc. So ito po yung mga ka-farmers, 250cc ang nilagay natin sa 500 liters. So hello mga ka-farmers, nandito na tayo sa field ngayon. So ipakita ko na sa inyo yung pag-spray natin sa cabbage natin ka-farmers. So gagamitan natin ng tractor mounted boom sprayer. So ngayon mga ka-farmers, final na to sa pag-apply natin ng medisina, yung pampatay sa insekto na to, yung kunaga. Ito yung kunaga ng palagi to siyang ano, paborito niya to yung cabbage natin mga ka-farmers. So, kahit saan, itong kunaga na to, itong insekto nito, ito yung kadalasan na dumadapo sa repolyo or cabbage. Ang variety ng ating repolyo mga ka-farmers ay Eroduri. Yung Eroduri ka-farmers, napakaganda yan. Kasi ito yung ginagamit namin dito pag ganitong season. Hindi to mahirap ano, itanim tong Eroduri. Ang Eroduri na variety ka-farmers, Kaniko seeds. Yung Kaniko seeds mga ka-farmers. So ka-agree
So ipakita ko sa inyo yung kaniko natin na seeds, yung ano, yung variety na Irodori. Ito yon. Yan. Ito yung Irodori. Yan, napakaganda. So ngayon, after 3 days, magano na tayo, mag-herbis na tayo sa ating repolyo. Ito yung ano, number 1 na pinakauna na tinatanim namin dito. So medyo may ano lang, may mga damo-damo. Pero doon sa kabila, ipakita ko sa inyo yung lawak natin ng ating cabbage. So ngayon ka farmers, applyan na natin ng ano, ng medisina. Ang ginagamit natin na medisina, yung kanina, ang pangalan ay Aparm. Yung Aparm ang pinakamaganda. So pang final na yan sa pag-spray natin, pag-apply ng dito sa ating repolyo ka farmers. So ipakita ko na sa inyo ka farmers kung paano tayo mag-spray gamit ng tractor mounted bomb sprayer. So mga farmers, sabayan niyo ako sa ating pag-spray ngayong araw. So hello mga ka-farmers. So tapos na po ang ating pag-spray, pag-apply ng medisina dito sa ating repolyo area. So ulitin ko po, pang-final na po na ito na pag-spray natin. So after 1 week, after 5 days, pwede na tayo mag-harvest. So sa paggamit ng medisina mga ka-farmers, hindi tayo basta-basta na spray lang spray tayo. So dapat natin aralan kung bago tayo mag-harvest, anong dapat kailangan na medisina ang i-apply natin, kasi puro safety sa mga bumibili, sa mga kumakain ng ating mga pananim mga farmers. Yun po ang ating tandaan. Huwag tayong basta-basta gumamit ng mga medisina, chemical na makakalason na mag-spray ka ngayon, bukas mag-harvest ka. So bawal yan. So ngayon mga farmers, after 1 week, pwede na tayo mag-harvest sa ating cabbage. So protection po to sa itong insekto na to. Itong tawag nito ay kunaga. So ngayon mga farmers, so tapos na po tayo sa ating pag-spray. So ang variety ng ating cabbage is Irodori. Napakaganda to siya. So ngayon mga farmers, maraming salamat po sa tagapagsubaybay sa aking mga video. At next time ulit, gumagawa pa tayo ng maraming video mga farmers. At itong video na to sa mga nagpa-farm dyan, so mga kapwa ko, mga ka-agri dyan, so malaking tulong po to mga ka-farmers. So mga farmers, kung mahilig kayo magtatanim, mag-comment na po kayo sa below section para ma-replyan ko yung mga katanungan nyo ka-farmers. At maraming salamat po. Mabuhay.